Let's go! Patay na naman tayo dito kay Lasadik. Rektahan na naman, kahit full tank na tayo. Ganda oh. Hindi makita yung mga kabundukan dito dahil sa fog. Yung araw, di ganong makasikat ang sikat na sikat eh oh. Bakpak muna tayo, ganda ng kalsada. Wala akong problema ngayon kay Beastie. All goods! Wag naman sana magkaroon ha, Beastie ha? Ang ganda ngayon ng clutch bell ko na pinalit. Ang feeling ko pagka bumibira ako, hindi siya nahihirapan ng marangkada ngayon eh. May checkpoint. Traffic ahead. Wala. Kabila. Checkpoint. Sa Tiga Station, sa mga nakapanood ng first North Luzon loop namin ng Hampas Loopers. Yan. Dito kami no nagpunta. Kay Norris dyan. Tapos, kung nakikita nyo, Sati Amusement Park. Diyan kami nagliwaliw nun. Sagot ni Norris dyan. Kanila yan. Yan o. Grabe, di makita yung kabundukan, no? Sobrang pagpa rin. Kapag ka yung normal na summer, kitang-kita mo yung kabundukan na yan. Grabe. Ginagawa pa pala yung tulay ng kabila, oh. Mukhang papalta na yata itong tulay na to, ah. Or gagawing 4-lane. Oh, nawawala na yung hamog. Umaalis na sa kabundukan. Welcome to Bayombong. Pagkatapos ng Bangbang, Bayombong. Nueva Vizcaya pa rin to. Paakit na kami ng paakyat papunta ng Banawe. At 27 kilometers na lang. Uy! Ayun na naman, ang magandang tanawin. Tigil tayo. Kiyangan, Damot Road na tong tinatahak namin eh. Kaya nga muna, tsaka ano? Nararamdaman ko, umiipit pa rin yung ano, yung sa may helmet ko yung ano, sa tenga dito. Ang sakit! Kanino ko pa tinitiis. Diba siguro nung sa pagkakano ng intercom, medyo yung styro or yung ano nito, medyo malapit sa tenga pag nilagyan na ng intercom. Tingnan nyo naman, oh. Lupit. Ayun oh, naipit oh. Tingnan nyo, kita nyo, oh. Ito yung masakit. Kita nyo ba? Sakit. Ipit sa helmet. Pahinga muna. Maganda naman yung ano rito. Yung view. Lubos-lubosin na rin natin. Yeah! Another one! Oh. Malapit na naman tayo sa Banawe. Grabe yung ano dun eh. Yung guho ng lupa. Hindi ko lang alam kung madadaanan natin yan ha. Okay, time check 9:07 in the morning. Malapit na tayo, konti na lang. 23 kilometers, 41 minutes. At yung kasama kong isa, si Lasadik, tinitiis ang kanyang nararamdaman. Anong nararamdaman niya? Natatain na. Kanina pa, nung kumain kami, kanina pa pala siya nagtitiis ng kanyang chebs. Siya, pagka ano namin ng kakainan, doon na lang makapag-CR. Kagabi, ututan kami ng ututan, sagutan kami sa ututan. At tama, nagmamadali na, oh. Nagmamadali na. Ano, tayong-tay na, nagmamadali na? Ayan yung track, loko. Mga palunod, oy. Tayong-tay ka na, oy. Ito momento tayo dito din maghapon, oh. Ano ba, oh? Madaling madali na, loko-loko. Titigil ka pa, tara na! Kawa ka na tatayo, ikaw nagmamadali. Eh, sabay ka na, lol. Nang! Palusot! 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 Ito yung dinala na namin nung gabi, oh. Na hindi namin gaanong makita nung North Luzon Loop namin. Ah, hindi pala, nung Philippine Loop. In 400 meters, turn right onto Nueva Vizcaya. Afugao, Mountain Province Road, Tinoc, Kiangan, Acebulo, Lagawe Road. Ang haba na sinabi, no? Ang daming lugar nun, ah. Google Map. O kakanta na tayo dito sa mismong tulay na mahaba. Iyan yung isang patatandaan na nun, eh. Pabanawi na tayo. Nadaanan muna natin ang Lagawe bago magbanawi. Itong diretso kasi na to, yan yung papuntang Tinoc. Take the next right onto Nueva Vizcaya. Julongan Rice Terraces, dito rin. World War II Shrine and Museum, dito rin. Basta ang kalilang yung mga nandyan, yung pinakamataas, yung Tinoc. The new highest point. Medyo malaki tubig ah. Oh, rumaragasan. Lakas. Gawa nga ng ulan kagabi, kaya umaano yung tubig. Ang lakas oh. Welcome! Lagawe! Bayan ng Lagawe, Ifugao. Sino mga nakapalad ng Philippine Loop? Siguro natatandaan nyo na itong lugar na to. Nalagpas na ba natin? Hindi pa. Yung pinagpagawa ni Ken? Oo,
Oo, sa kanan. Ah, nalagpasan na pala. Yung ito yan. Dito kami nagpagawa ng ano nun eh. Ng motor eh. Boom! Uy, CB150 action. Okay! Here we come, mga kino. Kita-kita ko na. Welcome to Banawe! Dati ito, ginagawa pa ito. Ako, may checkpoint, may checkpoint. May checkpoint. You have arrived. Oo nga, nandito na nga kami. Google Map, wait lang. Oras, 9:51. Mag-alas 10 na. Good morning, sir. Banawi lang po, ikot lang po. Nagano po kami, Cordillera Loop. Sige po, salamat po. Banawi. Sir, thank you. Come again. Hello. Saan tayo? Diyan na tayo magpipicture. Doon na sa may ano. Ah, sige. Sa may tourist destination. Okay. Hanap na rin tayo ng kakainan dito. Pagas na rin tayo, 2 bars na lang tong akin. So, syempre, pag sinabing Banawi, ang unang pumapasok sa mga isip natin is rice terraces. So, yun yung pumuntahan natin para maging checkpoint natin. So, tingnan yung kanan natin. Mapakaluwa, mapakanan. Meron ka namang makikita rito maganda eh. Ito yung dinaanan namin ng gabi na hindi namin nakikita. Hindi namin nakikita yung paligid. Kaya, mas maganda talaga na kapag bumabiyahe ka at mga bagong lugar ang pupuntahan mo, bago para sa'yo, eh, laging umaga. Huwag kang magpapaabot na ng gabi yung bumiyahe. Depende na lang sa'yo kung talagang nagmamadali ka. Pero, para sa amin ngayon kasi, ang gusto namin biyahe ngayon, pag umabot ng gabi, dapat nagpapahinga na kami. So, umaga na lang lagi kami, ano, babiyahe. Para nakikita namin talaga yung mismo lahat ng aming mga pinupuntahan. Para mas na-appreciate namin yung kagandahan. Kasi pag gabi, wala kang makikita kundi dilim lang eh. Oh, Lasadik. Oh. Banawi Hotel. Yan tayo nun eh. Oh. Gusto mo ulit magbalot ako ng ano, kakainin natin? Ano ba yun? Oo, dyan yun, no? Pababa dun, no? May nagbago, meron parang nakalagay doon, I love. Dito, di ba yung ano, malapit lang yung ano, gas station na pinagpagasan natin noon. Oh, ito na yung ano, yung ating pinagpagasan noon, no? Oo, oh, yan yun. Diba na yung bantay? Oo, oh, hindi na yung si ating jojowain mo dapat. Full tank, unleaded. Di naman kalayuan, pagkatapos namin magpagas, eh nakakita kami ng kakainan dito. We decided na kumain na lang muna agad. Para dire-diretso ulit yung biyahe mamaya. Tapos magbabaw na lang din kami ng pagkain para mamaya magutom man, eh ready tayo. Kung saan man tayo ulit mag-stay or matutulog. Order na kami ng kakainin namin dito. At dito kami sa taas pumesto kasi dito mayroong saksakan at nag-charge sila sa dik ng kanyang cellphone. At dito sa taas, ito ang makikita nyo. Oh, yun mo naman kung gaano kaganda. Oh. Ah, dito mga kabahayan. Sa parting doon, doon pa tayo pupunta para doon sa Banawi Rice Terraces. Thank you po, ma'am. Ila sa dik kanin. Saka, oh, laki ng ano, chicken ah. Ako naman ay tama nga na lang ako. Spaghetti, fries, at saka chicken fillet. Iyan, oh. Diba? Ay, kain. Bili na rin pala tayo ng ano, sa tindahan dyan. Babaunin. In case na kung saan tayo mapaano na naman eh, meron tayong kakainin. Deserve naman namin kumain ng masarap ngayon. Dahil kagabi eh, doon lang naman kami sa waiting shed kumain. At saka, deserve namin dito kumain ngayon talaga. Time check, 11:24. Narga na ulit tayo. Malapit na lang naman yung Banawi Rice Terraces eh. Ito, dito kami kumain no. Kanto Kusina. Diyan, doon kami sa second floor. Oh, yun. Ayun agad oh. Hanap lang tayo ng magandang spot kung saan tayo makakapag-picture. Nakita ko to't napahinto kami dito. Pero malapit na rin tayo. Pero yan na rin yung ano, Banawi Rice Terraces. Grabe, ganda. Nakita ko na naman to. Baka yun yung kabilang side yung tinuturo sa atin. So malapit na lang kami. Pero ang alam ko, dyan na lang yun. So ito na rin yung matatanaw natin. Ito na mismo yung tinatawag na Banawi Rice Terraces. Yung kanina, yun dun. Yung kaninang tinignan natin, tinigilan. Dito, sa checkpoint na to, tayo magpipicture. At, ililista na natin yung odometer. Banawi Rice Terraces! Here we are! Yung ating odometer, syempre, ilista ka agad natin. Day number 2. 65,040.4. Tama naman, di ba? Para sa malupitang picture namin ng mga
Ang checkpoint natin, oh, sila nanay, oh. Anay, kamay, kamay kayo, kamay. Hi! Yeah! Legit to, nasa Banawi kami. Ang ala nyo, ha, oh. Oh, legit! Next natin ay St. Mary's Church, Sagada, tapos Hotel Garden Breeze. And after ng Hotel Garden Breeze, if ever man na hindi umuulan or maganda pa rin ang panahon, dadiretso kami ng Bugyas, padiretso ng Tinok. Nang sa ganon, madaanan namin yung kabilang parte nung papuntang Tinok. Kasi yun yung parte na hindi namin nadaanan ng Philippine Loop. Which is bumalik lang kami kung saan kami dumaan nung nagtinok kami. Ayan, huling sulyap muna rito sa rice terraces ng Banawe. Pinapasok na namin sila nanay dun sa lilong at sobrang init. At kung kayo ay mapunta rin dito at nandyan pa rin sila nanay, at nagpa-picture kayo, eh bigay nyo naman ang kahit paano donation. Yung bukal sa loob nyo kung magkano ibibigay ninyo. Okay, karga na tayo. Anong oras na ba? 11:47. Mag-12 PM pa lang pala. Napakaaga natin. Madami-dami tayong checkpoint na matutuhog ngayong araw na to. Uy. Ito yung ganda, di ba? Pagka nag-Cordillera Adventure Tour Level 1 din kayo, mapupuntahan nyo dito. Lahat ang mapupuntahan namin sa vlog ng Cordillera. Ito pa, isang view deck. Ang pangalan ay Dayanara View Deck. Dami naman kayong magdadaanan dito along the way ng mga view deck. Tapos, ito pa pala yung isa. Welcome, main viewpoint ng Banawe Rice Terraces. Which is, yan na rin naman yung pinuntahan namin noong ano. Noong Philippine Loop namin, dyan kami nag picture-picture at saka nagkape. Mukhang kakaano lang nito ng ilang araw ah. Itong landslide na to ah. Kaya wag naman sanang umulan talaga. At hindi natin masasabi, baka may mga landslide tayong biglang madaanan o masaksihan dito. So, itong dinadaanan namin yun nila sa Dikish. Ito na rin yung dinaanan namin noon ng Philippine Loop. Kung nakikita niya yung nasa harapan na yan, yung kabilang bundok na yon, pupuntahan din natin yon. Doon tayo dadaan. Kaya kung di nyo pa napapanood yung Philippine Loop namin at yung akin Philippine Loop na full story, nandiyan lang naman sa YouTube. Para sa ganun, makita nyo yung lahat ng dinaanan din namin itong ngayong Cordillera. Makakaano pa rin, itindig balahibo pag nakikita mo yung ganda eh. Ito rin yung daan na inabot na kami ng gabi pabalik kasi galing kami noon kay Apo Wangkod. Asan ka na? Ah, may dadaan na yata tayong landslide ah. Ito sa harap oh. Nakayo. Ayan oh. Meron naman kanilang dumaan na eh. Ibig sabihin, nakalusot. Baka naman nahawi na sa gitna. Kaling yan, laki oh. Buti ka man, di namin inabutan na umuulan. Kung pinilit namin kahapon ng gabi na dumaretso kami, oh, hindi naman naabutan namin. Grabe. Ito, dinis na pala. May daan na talaga yung gitna. Ano nangyari kami? Oh! Okay. Kaya pagkapaplanuhin nyo magkukordilera kayo, mas maganda na anuhin nyo yung panahon. Alamin nyo, lalo na mas maganda pagka summer talaga, yung talagang tag-init. Pagka umabot na kasi kayo ng bear months, eh, ito na yung mga buwan na lagi kumuulan sa kabundukan. Kinabahan ako, akala ko, iaakit namin motor dun sa mga nag-landslide na mga lupa, tsaka bato eh. Dito, marami din kayo madadaan ng ganyan, no? Yung mga falls na umaano yung tubig. Yun, ha? Kung gusto nyo, malugo kayo eh. Maligo kayo, malinis na malinis yan. Napakalinaw. Yan, dito na tayo. Dun sa tinuturo natin kanina ang daan, dun tayo nang galing kanina. Bakit na to? Tapos, madami kayong madadaanan din dito na ganyan, patuloy niya. Wala nang harang, kaya mag-ingat sa ibig. Saka yung mga agos ng tubig, mag-ingat kayo. Pero syempre, tiwala naman tayo sa ating gulong, Shipa Tires. Kapit na kapit! Kaya nga, sinusubukan lalo natin sa mga biyahe natin at itong Cordillera. Yan, basa, 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 basa. Basa eh, dala ko ng tubig oh. Basa oh. Oh. Teka lang, mababasa yung gamit ko. So ngayon nyo i-compare yung video natin noong Philippine Loop. Kasi noong Philippine Loop, ang gamit ko pa lang noon, Hero 4. So ngayon na nakapag-upgrade na tayo ng ating camera, eh sigurado naman mas na-appreciate nyo yung kagandahan ng mga pinupuntahan natin. Lalo na pagka nagkaroon pa tayo ng drone, sigurado. Mas maganda yung may papakita ko sa inyo. Ayan, walls. Kapag nga pala kami ligo ah. Pag nakikita ako ng falls, parang gusto ko maligo. Naalala ko bigla, hindi nga pala kami naligo ngayong araw. Sa waiting shed nga lang pala kami natulog. Ay, kumukulimdim na naman. Nakikita niyo yung wala, bumababa na naman ang bumababa.
Oh, medyo bilisan lang natin ng konti ang pagpapatakbo. Nakapin yung pangkur. Uy, sana all may jowa. Lasadik! Asan ka na? Lasadik! May madadaanan ka dyan magjowa. Ano, nainggit ka, no? Sana all. Oop, another landslide, pero buti sa tabi lang, hindi sa mismong kalsada, pero bato-bato yung bumagsak, ang lalaki. Meron pa tayong isa't kalahating oras or 44 minutes para mapuntahan natin yung sa may Sagada. Ito na. Ah, grabe. Kahit umaga, mahamog. Eh, nung gabing dinaanan din natin to, ganito rin to eh. Oo. Lamig! Okay lang yung mahamog. Huwag lang may kasamang ulan or ano, ambon. Eh pagka may hamog naman, mabasa-basa eh. Hindi mo mapupuntahan itong mga gantong lugar kung wala kang sariling motor or kahit anong sasakyan pa. Wala namang nabiyahe dito eh. Bihira ano? Oo. Ilan-ilan lang nakakasalubong natin kanina. Yung mga private pa yun. Oo. Saka yung mga lokal. Oo. Ang ganda ng hamog, oh. Kaliwa, hindi naman. Kaya nga eh. Boom! Mabag pa yung hamog. Ano kaya yung tali na yan? Ayan yung kulay asul. Parang host siya. Tubig. Ah, host nga, host. Akala ko tali. Host pala. Bukawa sila sa mga waterfalls ng tubig. Sino bang may gustong bumakbak pagka ganito yung nakikita mo? Panay, pababa natin at tahak natin ngayon. So, pagka pababa, sa mga kasali sa Cordillera at saka sa Philippine Loop, eto ha, tips ko lang sa inyo, huwag na huwag niyong papatayin yung inyong makina. I mean, kumbaga huwag niyong papatayin yung susian. Pag pinatay mo ng ganyan, so wala. Lalo na digital ang inyong odometer. So hindi rin tatakbo yung inyong odometer o hindi madadagdagan kung nakaganyan. Pero kung halimbawa, ang inyong odometer ay analog katulad ng kay Lasadik, magre-register at magre-register yung sa odometer nyo, yung lakbay nyo kahit patay yun. Pero pagka sa aming mga digital, katulad ni Honda Beat, hindi mabibilang yun. Hindi magre-register. Siyempre sa Philippine Loop, inaalam yan kung gaano kahaba yung nilakbay mo eh. Dapat nasa almost 5,000 kilometers, di ba? Kaya ako, natuto na ako, alam ko na. Hindi ko na ginagawa kahit pababa para makatipid sa gasolina. Tipid pa rin naman eh, kahit naman bukas sa makina, basta pababa at hindi ka nagtotrottle. Ang isang magiging kalaban nyo rito sa biyahe, kung halimbawang solo kayo, antok talaga. Mapapikit ka dahil ang sarap ng ano eh, ng klima rito eh, malamig yung hangin eh. Pero kung gusto mong bumakbak para mawala yung antok, pwede naman, pero ingat lang. Nakikita nyo mga kurbadahan na yan, oh. Eto, medyo bababa na kami. Pero kung meron naman kayong kasama, at wala naman kayong intercom, aantokin din kayo. At hindi kayo nag-iimikan, hindi kayo nagkakwentuhan. Ano, Lasadik, oh, ano? Parang ang ganda ngayon ito nung dito. Nung ano mismong bundok, oo. Dati ang ano yan, parang, ano na yun eh, mga parang itsurang tuyot. Ngayon, kulay green na ulit, oh. Malapit na, baba na tayo. Ayun na yung tulay. Napakalaki. Grabe, ang galing naman ng driver na to. Oh, green na green, oh. Green na green, hop. Opya. Oh, yun. Dito na kami. Nakababa na kami. Nasa Bontoc na kami. Mountain Province. Tapos malapit namin kumaliwa. Itong lugar na to, dito rin kami nung kumain ng Philippine Loop. Musta ang samgyupsal yun. Wow. Medyo mainit na yung ano rito. Hangin, ha. Eh, may mga nakalagay dito, oh. Sagada, 18 kilometers kaliwa. Besaw, 26, sabo ko. Ayan. Mga nakalagay. Tabok City, 124 sa kanan. So, dito sa lugar na to, ito yung Sagada yung hindi namin pinuntahan or nadaanan nung Philippine Loop. Kasi ang ginawa namin ay lumiko kami dito sa kanan para pumunta kay Apo Wangod. Which is, nagpatato kami kay Apo Wangod ng tatlong tuldok. Yun yung signature na tato ni Apo Wangod eh. Diyan sa kanan yun, no? Nandito kami, kakaliwa kami para pumunta ng Sagada. Uy, ganda nun ah. Parang Banawi Rice Terraces lang ang ano. Oof. Sagada. First time namin sa Sagada. Uy, keep right. Light vehicles only. Oh, light naman 'to ah. Uy. Mga nagbobombahan yun nandito. Oh, bomba. Weng, weng. Wala namang may bomba.
Parang di sa lubong yung isa dito, pag ganoon. Oh. Ito pala yung dinaanan no, ni Kuya Boy dito eh. Ba? May mga nabiyahe pala rito eh, no? Oo. Ayan, may minibus. Uy! Grabe naman yung ano. Landslide! Uy, kita yung ano. Nakabungkal na yung ilalim, oh. Hindi ko lang alam kung kailan pa tong landslide na to. Grabe, laki ng kinain na lupa, oh. Yun, binigyan tayo ng mainit na panahon pagdating ng Sagada. Ang oras na ba? 1:25. Oh, ayos na naman pala. Pero delikado yung naandun daan. Uka na yung ilalim. Basta pagdating ng mga parteng alas 4, alas 5, yan. Diyan nagsisimulang umambon-ambon at umulan. Umambon. Tirik na tirik ang araw, biglang umambon na. Ano yan, bubuhos? Basa yung mga sasakyan na kasalubong namin, oh. Baka umuulan na dun, ah. Ito si Kuya, oh. Mga nakakapote na, oh. Oh. Umuulan ata dun. Nakita mo yung kasalubong natin, nakakapote? Ito pa, oh. Ayan, oh. Baka nga. Pati yung sasakyan, basa, eh. Ayan, maambon-ambon nga, oh. Pero tirik na tirik ang araw. Ang Losong Bridge. Uy, ang ganda dito. Dito, oh. Sa kanan. Maambon, maambon na, bro. Uy, doon maitim ang ulap, pero hindi naman ano sa atin yata. Sagada, ito, Sagada yan, kanan. Ayun o, oh. Welcome to Sagada, Mountain Province. Dito may tinuturo sa atin na daan eh. Yun sa checkpoint natin eh. Sa St. Mary, ano, Church, di ba? Chapel? Oo. Ayun o, oh. St. Timothy's Church. Anglican. Okay kaya daan dito? Wala naman kayo landslide? Ah, tama. Nagtama kayo sa Google Map. Ito palang next checkpoint, eh, nakahiwalay. Kaya pakit kami ng pakya to. Tarik na namin. Pagkatapos nito, babalik rin kami pababa. Para dun sa next checkpoint. Kasi ito na yung dulo, wala nang lulusutan to pagkatapos nito. Ayan o, oh. Kita nyo, wala nang diretso. Dito rin daan na to kami babalik. Kung saan kami lumiko kanina, yung papasok, yun, doon din kami babalik. Baba lang tayo. Ito yung ano rito, tourist destination sa Sagada. Pakita ko lang sa inyo. Sumaging Cave, Blue Soil, Hanging Coffins, Cave Connections, Balangan Cave, Pongas Falls, Mount Ampakaw, Sagada Pottery, Oba Falls, Bomod Ok Falls, Bokong Falls. Yun ang maganda, ito. Marlboro Mountain, Sea of Clouds, oh. Saan kaya yan? Konti na lang, malapit na. 5.6 kilometers, paakyat pa ng paakyat. Okay, nakakatakot yung tatawiran namin. Tingnan nyo yung kalsada, wala nang lupa sa ilalim, oh. Oh, nandiyong yan. Dahan-dahan. Alright. Bajaj Maxima lang, malakas! Ha, meron dito sa Sagada. Malapit sa parting pataas na. Pinakatuktok. Namiss ko tuloy magtuktok, ah. Aba, may trail na, meron pang tubig. Napasabak pa. Uy! Subok yan, Shipa. Huwag lang maano talaga ng matulis na bato. Ang tutulis ng bato rito, eh. Tingnan nyo naman kung gano'n na kami kataas, oh. Sobrang taas na namin. Sagada Cave. Ah, dito pa rin Sagada Cave. Konti pa, malapit na. Ay, sira ulit. Talagang trail, ah. Talagang challenge to, ah. 3.7 kilometers, ah. Talagang pinapahirapan pa kami, ah. Mm-hmm. Aba. Delikado to. Oh. Hop. Talagang dami talagang landslide na ngayon. Lalat ang panahon ay maulan. Nire-riprap na, oh. Para hindi na mano yung mga lupa. Ngayon ko na ano ng ganito katarik si Beastie na hindi siya nahihirapan ng makyat. Ay, siguro yung pinalit ko talaga na ano, na clutch belt. Uy, picture. Tingnan natin, silip muna tayo dito kung gano'n na kami kataas. Oh, ganyan na kami kataas ngayon, oh. Tingnan nyo. Grabe, no. Aba, meron pa isa dito, oh. Bajaj Maxima. Malakas talaga yung Maxima umahon. 236 AC ba naman eh. Ba may hotel dito, oh. Pwede ka palang mag-ano rito eh.
mag-check-in na eh. Kung halimbawa hanggang dito ang gagawin mo sa may Sagada, yung sumunod na checkpoint ay Red Doors Hotel. May hotel dito sa taas. At Sagada Sunrise Homestay Inn. O may wifi. Di pa, konti na lang. Ito, Transient House. Eastern Sagada Transient House. Talagang Sagada na to. Ito na yung Sagada. Dami pa lang pwedeng pag-check-in andito eh. Oh, ito pa. Tapos, ayun, may gas station pa dito. Di ka pala mag-aalala na matutuyuan ka dito eh. Sa mismong taas, meron Petron eh. Oh. Magkano dito? 72? 70? 21? Ito, malapit na. Nakita ko na yung St. Mary's Episcopal Church. Malapit na kami. Nakita ko na yung signage eh. Ay, talaga Maxima Z ang rito. Malakas. Ito pa isa. Yun ang kalimitang binibili rito. Kasi mas malaki. Mas malaki yung Maxima. Pati yung makina malaki din. At syempre, dagdag horsepower yun. Mas malakas. Our Lady of Mount Carmel Church. Ah, iba to. Pero yun, may nakalagay Love Sagada. Iba to, iba. Hindi dyan. Sagada Coffee Shop. Uy, mukhang umulan na dito. Oh. Basa yung kalsada. Katatapos lang yatang umulan. Parang ano na to ah. Sagada Town Proper na to ah. Ito, St. Mary the Virgin Sagada Mountain Province. Ito na nga. Oo, ito pala ang itsura ng Sagada mismo. Ayan oh, ayan na yung mismong Town Proper. Yun, dito. Ito na nga yun. Kailangan naming magpicture. Oo, ito na nga. Dito, ito, dito. Dito ako magpipicture. Siyempre, samahan na rin natin ang dasal pagkatapos magpicture, di ba? Selfie! St. Mary's Chapel. Tapos yung ating odometer reading, 65,101.8. Ayan, day 2. So next natin, Hotel Garden Breeze. So ang Sagada pala ay nasa mismong tuktok pala talaga ng kabundukan. Yung kanya mismong town proper. Ang oras pa lang naman ay alas 2 ng tanghali. At kung maaga-aga pa't hindi naman kami uulanin doon, ay doon kami dadaan sa Bugyas, papunta ng Tinok. Dahil nandito na rin naman tayo sa may simbahan, eh hingin na rin tayo ng guidance ulit kay Lord. Magdasal muna tayo. Aywa. Ganda ng simbahan nila rito ah. Hindi na rin ako gaano lalapit at dito na rin ako magdarasal. Medyo umaambol na rito. Lumilipat na rito yung may itim na ulap. Medyo kailangan natin bilis ang pababa. Ay, wag naman. Ano kaming ulanin. Sana pagbaba natin, maaraw pa rin dun. Kasi iba talaga pag nasa tuktokan na ng bundok sa may pinakamataas. Laging inuulan. Umaambol na, umaambol. Bumuhos na bigla yung ulan. Buti nakasilong agad ako dito sa malapit. Time check mga kabakbak. Magti-3 PM na. Halos isang oras din yung nasayang sa amin. Dahil sa ulan na to. Tinakpan ko na yung aking tunnel bag. Tapos itong aking bag. Yung plastic na nilalagay ko rito, dinala pala ng hangin. Nung papunta pa lang kami ng Aritaw. Tapos yung medyas ko nandito, isa na lang yung natira. Oh. Ito nga nakita nila sa diktong nalaglag. Eh. Pinapatuyo ko dyan. Eh. Nanghingi lang ako ng plastic na to dito sa may tindahan sa tabi na nitong feeds. Sir! Thank you po. At sumilong, dito ako sumilong. Sila sa diktong sumilong sa ano eh. Sa may hospital eh. So we decided na idiretso na hanggang dun sa next destination namin, which is hotel naman yun eh. So kung halimbawa ano, edi doon na kami mag-check-in. Hey Lord, gabayan mo kami at maulan. Ulan, ganyan talaga ang ulan. Wala tayo magagawa. Ito ang challenge ng Cordillera eh. Let's go! At least yung ulan ngayon, hindi ganun katulad kahapon na sobrang lakas. Ito, kaya naman namin to. Tingnan nyo naman yung tubig, oh. Kulay, tsokolate, mula sa kabundukan. Woo! Mamaya, mararamdaman ko na yung lamig nito, tumatagos. Tuk-tuk in the house, dalawa. Panipadusong. Sino ka dapat, ah. Yung bandaan yung kanina dinaanan namin ay niraragasan na ng tubig. Asa sila sadik? Ano nga ang dilim? Ayun ako.
Lamig na. Tingnan niyo ano, yung kaninang dinaanan namin, ngayon oh, itsura oh. Maulan. Mga gantong oras pala agad umuulan, alas dos. Ito na ulit ako sa pinakababa. Kung saan pumasok kanina. Bago umakit ng Sagada. Hindi na lang sinasabit dito. Wala bigla eh. Grabe! Ang dami pa rin namin nadadaan ng landslide. Oo. Oh. Pero hinahangkot na naman yata. May mga na narito, dump truck. May mga nakaabang na kagad dump truck at saka bako. Ayun oh. Hindi ko may kabit dito sa helmet ko kasi natanggal yung dikit ng anak ko. Lang chin mount. Ayusin ko na lang muna sa hotel pagkarating namin doon. Kasama ko na sila sa dik. Kanina, hindi niya sinasagot yung tawag ko kasi daw nasa loob ng ano niya, bag yung kanyang cellphone ay mababasa. Grabe yung hamog dito. Kilometers. Pero isang oras pa namin titirahin. Nag-iingat lang kami. Oh. Pag talagang umulan, asahan mo may mga landslide agad. Pero buti naman at hindi umabot dun sa mismong daanan ng kalsada. Naayos agad. Tingnan nyo! Zero visibility na naman! Boom! Woo! Pataas na naman ang pataas! Grabe! Wala makita! Woo! Para kang pumasok sa sikretong dagusan! Oh! Solid! Solid ang kordilera! Napaka-solid ito! Barangay Bunayan. Walang makakita sa baba. Nasaan na sila sa dik na wala? Pumasok na yata ng portal. Sir, ano pangalan nyo? Mga nakasabay namin. Dave. Yon. Christopher. Mga nakasabay namin dito pagpunta. Yes, go. Thank you, sir. Mahawi na yung mga ulap, oh. Nawawala na unti-unti. Pero nawawala, basang-basa na kami, nanlalamig na. Tinitiis-tiis lang namin, eh. Ano, diretso pa tayong tinok? 4:12 PM. 31 kilometers pa. Umiliwanag na, oh. Ganda, oh. Kanina, wala kang makikita, eh. Ngayon, oh. Boom. So, diretso na rin tayo ng biyahe. Para sa ganun eh, makapagpalit na rin kami ng damit at makapagpahinga na rin sa hotel. Naninigas na yung kamay ko. Dito na kami sa Bugyas Benguet. 4.3 kilometers na lang or 8 minutes, malapit na kami. Mas madami pa yung mga nadaanan namin ng slide, pero ito yung may pinakamalaking bato. Pupya. Ah. Grabe ang lamig. Nangangatal na yung buong katawan ko sa sobrang lamig. Oras 5:28. At nandito na kami sa Arc, sa Garden Breeze Hotel. Hanggang dito na lang muna yung tatahakin namin na checkpoint. And kung makikita nyo rito, grabe yung pagparin dito. Si Lasadik ay nandun na sa loob para mag-check kung merong available na room para sa aming dalawa. Tapos ngayon, yung ating odometer ngayon ay 65,162.4. Day 2. Yan na yung ano natin, last checkpoint ngayon, day 2. Day 2. Diba? So bukas natin pagpapatuloy, which is sa Besang Pass Park
Tagudin, Mina, La Union, Baguio. Siguro ito, kaya na namin tapusin to or tuhugin bukas. Kahit na bukas ng umaga, eh magtitinok muna kami. Pero sana, pagbaba namin ng Besang Pass, eh hindi na umuulan. Kumbaga, wag na sana kaming ulanin pa. Sana pag-akit natin ng Baguio, eh maaga pa, maliwanag pa. Parang sa ganun, ma-i-vlog ko yung dinaanan namin nung gabi na dumating kami ng Baguio. Nakapag-inquire na sila sa Dick, may nakuha na kaming room. Ang room is 1-5, may breakfast ng kasama, tapos good for 2 na yun. So buti na lang pala ka mo sa passport ko, eh may dala akong plastic na ziplock. Ayan o, para kahit mabasa yung bag, yung passport natin hindi mababasa at hindi masasayang yung pinaghirapan natin dito sa cordillera na to. So ito yung itsura ng kwarto namin na worth 1,500, which is okay na naman sa amin yan, basta makakahiga at makakapagpahinga kami ng maayos. Wala nga lang siyang CR. Ang CR niya is nandito sa labas. Ito CR. Tsaka ito pa sa kabila, pang babae at tsaka pang lalaki. Yung sapatos ko na niremedyohan ko lang, eh basang basa din ang ano ko, ang loob ng sapatos ko. Ikaw, anong basa sa'yo? Sapatos. Saka? Gloves. Gloves, saka? Yun lang. Yun. Eh ako, basa rin yung gloves ko, pero alam nyo naman, natoto na tayo, kaya hindi ko talaga tinatanggal kahit na naninigas na yung kamay ko sa pagpiga ng throttle at minsan din ako gaano makapiga sa preno talaga. Makain na. Ay, unlimited. Uy. Up.